bus, kami prostitute. Bells on the Pixie. Oo, gusto niya yung ano, yung sinagasaan yung prostitute, tapos buhay pa sinagasaan ulit para sa kagatong patay. Oo. Inapasin niya. Pero ano yung miss, di ba? Parang unwritten policy daw. Oo nga. Kasi mas mura magpalibing kasi magpagamot. Parang yun, yung parang issue na nakuha mo sa dyaryo, tapos nilagay ko doon. Ngayon, parang hindi ko na kaya gumawa ng ano, ganun, ang great stories. Yung pala yung masaya na lang na nagawa ko. Itong result na to, masaya to eh. All ages. Days for 10 years and right through with lawsuits, IRS problems, like it's because it's stupid keep on trucking. So when anybody ever comes to me and say, hey, I keep on trucking. This is probably the next thing I'm most well known for. I'm just trying to like, you know, hook you into who I am here. I sold millions of copies. I got $600 from CBS Records in 1968. Dito ako sa San Pablo, pinanganak, January 20, 1968. Tapos eh, I think nag-start ako mag-drawing. Mga 4 years old pa lang ako, nag-drawing na ako eh. Tanda ko pa nga yung una kong dinrawing, is that. Nakita ko na ako dinrawing. Pero hindi ko iniisip na ano, pwede kong gawin na yun. Hindi merong pupuntahan. Kasi kapalit ko parang, sa impression ko, mas magaling mag-drawing sa akin. Nalaman ko lang siguro na medyo merong konting there's something to drawing. Nung nanalo ako ng painting competition ako in nursery. Best in painting. So, naisip-isip ko at naisip-isip ng parents ko, baka pwede sa ano, baka pwedeng dun mapunta ako ng makailin niya. Mahilig lang ako mag-drawing. Mahilig ako magbasa ng comics. Una kong nabasang comics eh, mga Tintin. Yan. Tapos eh, eventually, na-discover ko mga Marvel, X-Men, Incredible Hulk. Yan yung mga favorite kong comics nun eh. Pero, hindi ko iniisip na balang araw, pwede ako mag-drawing. Even though, dina-drawing ko si Hulk nun. Kasi gusto ko i-drawing yung mga muscle-muscle. Mga bato-batong, ano. So, tinitrace ko yung mga drawing ni Sal Buscema. Tinitrace ko ganun sa comics. Kaya ako nagtignan mo yung mga lumang comics, yung mga trace ng ballpen. Hindi ko iniisip, pero hindi ko iniisip na balang araw mag-drawing ako nun. Talagang wala sa isip ko. Mag-drawing lang ako. So, nung nag-i-ear ka, tracer ka rin talaga? Oo nga. Tracer. Bastard. Mag-drawing na ako since mga 4 years old. Pero sa tingin ko, nag-start akong mag-drawing ng comics. Siguro mga ano ko, mga 7 or 8 years old. Kasi fan na fan ako ng ano, ng mga Tintin. Comics, Adventures of Tintin, Belgian comic book na translate into English. Mga dalawa pa lang yung ano ko, na nababasa ko adventures. Pero sa likod ng book, may mga covers. May iba-iba pang adventures na available, pero hindi available locally. So ang ginagawa ko, nagpapantasa nila ako kung ano yung mga kwento doon sa mga covers na yun. Yung isa ko na nagustuhan cover, yung Tintin in Tibet, mukhang ano, mukhang very interesting. So, nag-imagine ako what the story would be like. So, I started drawing kung ano yung story sa isip ko. Nag-drawing ako sina Tintin, sina Captain Haddock, kakasakay sila sa ice sled, ganyan, tapos sila yung naglalakbay sa yelo. So, ayun yung first attempt ko talaga to making a comics. Parang, what my idea is of what Tintin in Tibet is all about. Siyempre, eventually, nabasa ko rin yung comics na natagang layo doon sa aking naisip. Kasi siguro, ano, architect, hindi ko talaga gustong maging architect. Parang kasi nung time na yun, before ako mag-college, right, after ko mag-graduate ng high school, parang unheard of yung trabaho ng comic book artist for a Filipino sa abroad. Parang unheard of. I heard of sina Nestor Redondo, sina Alfredo Alcala, ganyan. They were able to work sa US. Pero, mostly napunta sila sa mga ano eh, sa mga mystery titles, sa Barbarian.
halos wala, actually hindi ka makakakita ng Pilipino gumagawa sa mga X-Men. So talagang hindi ko na-imagine, naisip na pwedeng mangyari yun na Pilipino makakakagawa sa X-Men, sa Hulk, sa Fantastic Four. So talagang wala, completely wala sa radar ko. It's like, siguro ngayon iisipin mo, parang napakadali na, at least madaling isipin yung idea na pwede kang mag-comics. Noon talagang wala di ko pwede iisipin yun kasi walang gumagawa eh. Wala akong kasabay na gumagawa nun. Or at least nag-iisip na or nangangarap na gagawin yun. Wala pang DA noon, wala pang DeviantArt, wala internet. There's no way to get in touch with other people na same, kasi yung hilig. So wala akong kashare ng aking interest sa pag-drawing ng comics. So naging hobby lang talaga siya. Wala sa isip ko na gawin seryosa siya. So nung ako'y naku-earth ng pag-architecture ng parents ko, siguro ay na magiging trabaho ko, mag-architect ako sa buong buhay ko. Okay na sa akin yun. Pero through the course of my education ng college, diyan ko na-discover sina Jim Lee, sina Wills. Nalaman kong Pilipino si Wills. Tapos all of a sudden, yung dream na feeling ko impossible nung araw, all of a sudden naging possible. Pwede pala. Na all of a sudden, biglang pumasok sa akin brother, na pwedeng mangyari yun. So, hindi in-attempt ko. So, ngayon, iniwan ko na completely ang architecture. Nung naging possible for me, at least isip ko na possible na makapag-work sa US, nag-concentrate na talaga ako doon. Nag-quita ko na architecture, umuwi ako dito sa San Pablo, at nag-ipalam din ako sa aking parents for a couple of years. Nag-drawing lang ako. Okay, hindi ko practice mag-drawing. Pero at the same time, nakahanap na ako ng mga work sa local comics. Pero at the same time also, nagkapatala ako ng mga samples abroad. Sa Marvel, sa DC. Pero pa na yung rejection. Papadala ako ng mga fan art sa mga comic books. Thankfully enough naman, nagustuhan nila yung mga fan art ko. Pinublish nila sa comic book. So, marami akong artwork na lumabas nung araw na hindi siya professional dyan. Pano yung mga art, ano lang, mga fan art. Sa Spawn, ganyan, sa Wetworks. Pati sa Wizard Magazine, may mga lumabas akong mga ilang artwork sa Wizard Magazine. Yung pinakauna kong break talaga sa comics abroad is came through ano si Billy Lim Yip ng Cats Collectibles. Kasi nung time na yun, merong comic books na ginagawa ng mga Pilipino, yung Astor. Nakakuha sila ng partner sa US para i-publish yun. And yung Astor naging parang first in a series of comic books na dito ginagawa sa Pilipinas, tapos doon pinapublish abroad. And I was hired by Billy na maging inker sa isang comics nila, yung Harriers. So Harriers yung pinakauna ko talagang professional work sa comics. And it's dahil kaya ako, dahil kay Billy, sa kanya ko nakuha. Kasi nagpakita ko ng mga samples sa kanya, gusto niya. Inkan mo tong comics namin. So doon nag-start yun. Pisahan ko yung Wasted, 1994, one year after break kami ng girlfriend ko. Tumigil ako mag-drawing nun for a year dahil talagang devastated ako sa pag-break up namin. Eventually, gumawa ako ng comics, yung diary form. Kinakwenta ko ano yung nangyari sa akin. Nag-try akong mag-laslas, ginawa akong comics yun. Hanggang attempt lang, pero dun sa comics, tinuloy ko. Pero syempre, hindi ko kasi kayang gawin sa totoo. So, ginawa ko sa comics. So, yung idea na yun of really just trying to labas yung sama ng loob ko, eventually became Wasted. Hindi ko nga akalain yun siya, mababasa siya by other people. Kasi, ginawa ko lang siya for myself. Kasi, nung before ko ginawa yun, nung ginagawa ko lang yung superheroes. At least sa mga samples ko, parang superheroes na may malalaking ipin, tapos na may malalaking katawan, na gustong tuwan, yan. So yun na, very innocent. I was just making it for myself, naglalabas lang talaga ako sa mga loob,
hindi ko sinensor ang sarili ko. Kasi hindi mo ito makabasa ng ibang tao eh. Hindi naman ito dadaan sa mga board ba? Hindi rin makabasa ng ibang tao. So, ano man lahi ko nito, yun na yun. Eh, nung natapos ko yung first issue, yung first 8 pages, binabasa ko siya paulit-ulit. Parang nahutuwa ako. Nahutuwa ako sa gawa ko. Pero at the same time, I feel a bit guilty. Medyo guilty ako kasi pag ito yung makabasa ng mga kaibigan ko, ma-shock sila kasi hindi na in-expect na gawa mo to? Gawa mo to? Alam mo yan? Parang it was so far. So, nung first issue, ginawa ko siyang mini-comics. Parang mini-comics na talaga. Photocopied. Nakuha ko yung idea of doing mini-comics kay Diloy Dasho. Kasi nilalabas niya si Dosang Lolo eh. Nasa Xerox lang. Gawin ko kaya, gawa ko ng mga 10 copies, 10 or 15 copies. Tapos padala ko sa mga kaibigan ko. Titignan ko lang yung mga reaction nila. So, nagpadala ko Ian Orinday. Kasamahan ko sa Lakan. Sa tingin ko parang siya nagpasa kay, pinasa niya kay Budget Tan yung kopya. Budget Tan, hindi ko pa siya kaya ganun. Eh si Budget Tan, nag-compile siya ng ano, ng material for a anthology comics, Comics 101. Nung nabasa niya yun, nagustuhan niya, sumulat siya sa akin. Sulat sa ano, sa papel. Hindi pa email ng araw. Dumating sa akin yon mga 5 days after niyang padala, biruin niya. Ganun ang communication nun. So, he was asking permission kung pwede niyang gamitin yung Wasted sa kanyang, ano, kanyang anthology. Ako naman, parang ayoko. Kasi, okay na sa akin yung 15 copies na mabasa ng mga tao. Pero, mabasa ng mas maraming tao, mga daan-daang tao, ganyan. Parang ayoko yata. So, I spent several days thinking about it. So it took maybe another week bago makarating yung budget. Tamang-tama, dumating yung Wasted sa kanya, yung first 8 pages sa kanya, the day before na mag-go to print yung ano, yung Comics 101. So just in time ako, they had to relay out yung Comics 101 at the last minute para lang may pasok yung Wasted. So dahil dun sa ano, sa Comics 101, dumami bigla yung audience ng Wasted. Marami nakabasa. Ako naman, ako'y nakatakot. Pero strangely enough, yung mga unang feedback na dumating sa akin, positive. Mga gusto nila yung Wasted. Asa na yung second issue, ganyan. Tapos, another person would write saying na gusto niya. Parang, talaga, gusto mo yun? Parang, hindi yata akong paningala. Yung ginawa ko yung second issue, I got even more feedback from people. So, tuloy-tuloy na yun. Hanggang matapos yung 8 issues. After 2 years na tapos ko yung 8 issues kasi sa kalagitnaan nung ano, nung Wasted, kakuha na ako ng inking job, not only from yung ano, sa Aster, eventually Gables na rin. So, ginagawa ko yung in-between Wasted. So, it took me 2 years to finish out of it. Tapos, naglabas ako ng sarili kong compilation, compiling first 4 issues, volume 1, then yung volume 2, yung compilation ng last 4 issues. I think nakapuproduce ako ng mga 100 copies each. So, naubos din yun eventually. Pero, hirap kasi mag-produce nun eh, ng compilation eh. Kasi, buti na lang, ang Alamat offered to publish it. Nakakuha sila ng sponsor to put up the money. And then, yun, na-publish yung first edition. Yung compiled edition. I think 500 copies lang yun. Ayun yung black cover. Merong mata lang. 500 copies. So eventually, naubos yun. Tapos eh, akala ko yun na yun, tapos na yun. Pero, ito yung time na napakaraming taong biglang oras sa atin nag-i-email sa akin, nag-gat sa akin. Meron pa rin sumusulat, actual sulat. Meron nga nagpadala sa akin ng sulat, na hanggang ngayon hindi ko pa rin makakalimutan, na I think he was a struggling musician, na gusto niya sanang pakamatay, sabi niya. Pero nung yung nabasa niya yung Wasted, parang, alam mo sa atin, ayaw na akong pakamatay. Yung comics as a storytelling medium is very powerful medium. Na pwede ka maka-affect ng tao in those kinds of ways. So, it's a revelation to me. So, it's another one of those things na nakapag-paseryoso sa akin na gawing comics talaga ang career ko. Kasi gusto ko yung I'm able to create stories na makakapag-paseryoso.
nakapag-bigay ng insight, inspiration, or whatever sa mga nagbabasa. At yung lumapit sa akin si Vernon Goh, publisher ng Pulp Magazine. Gusto niyang serialize yung Wasted sa Pulp Magazine. So, at first, ayoko. So, yung first few issues ng Pulp Magazine, gumawa ako ng mga bagong story. Yung Tales of the Big City, yung kabinawa. Hanggang sa eventually, naubusan ako ng mga stories na galit at depressing at tragic. Kasi by this time, nung wala na yung galit ko, after ko magkatapos yung Wasted, wala na yung galit ko eh. Sabi ko kay Vernon, sige na, i-serialize mo yung Wasted. Kasi naubusan na ako ng maliit material. So yun, nag-start mag-serialize ang Wasted sa Pulp Magazine on the condition that they would compile it later on into one whole book. I think this time 2,000 copies ang ginawa nila. Nilay ko rin sa kwa, nilay ko rin sa Wasted yung final edition. Kasi it reflected my thinking na ayoko nang balikan ng Wasted. Tapos na yung Wasted sa akin. Yung iba naman, ayoko buong buhay ko pasabihin sa akin, Wasted. Parang ito lang ba yung ano, yung daging something na makatali sa akin. May isip ko, for every person na mababasa yung Wasted for the first time, something new for them. So, naisip ko na tanggapin ko na lang talaga na magiging part ng buhay ko ang Wasted. So, at the same time, hindi ko lang pwede pabayaan yung mga bagong luwa. So, hindi na ako ngayon resistant kung ano man ang mangyari sa Wasted, kung gawin mong pelikula yan. Just mangyayari ngayon, ginagawa ni Noel yung pelikula. Okay lang sa akin. Open na ako doon. Kumuha ng comics about chickens. Pero, ayokong gawing the ultimate chicken story. Diba? Kasi very, very traumatic. No? So, yung idea nun? So, yung ano, kasana yun? Gusto kong magharap lang ng pangalan. See, very simple lang yung title. Na named after yung main character ng comics. So, it would have to be a name. Ayoko lang pumili ng very strong name. Na kasi ayoko maging heroic yung dating ng ano ng character. He would have to be heroic in other ways. So nagharap ako ng very unassuming name, medyo normal na name. It's not a name that you would associate with heroism. It's a very normal, typical, or maybe even nerdy, medyo nerdy na pangalan. Like Herbert, maybe si Harold, ganyan. So is ko Elmer. But I would be creating a very strong character. Yung strength niya magagaling sa character niya, hindi sa name niya. Gusto ko lang gumawa ng name normal. Yung expression galing sa manok sa labas. Kasi okay. Sa labas ba yung manok eh. Not only sa labas, kundi all my life, napapaligir na ako ng manok. Noong araw pa, sa bukid, lagi yung manok. Mahilig akong kumain ng manok. Favorite ko ang chickens. So nga, mayroon akong chicken ano dito eh. Bigay sa akin ng friend ko, si Toby. Chicken. Kasi, very fascinated ako with chickens. Very fascinating sila for me. Very funny pa. Kasi para silang very paranoid na medyo gugulati mo. Parang tapos eh, tapos yung mata gumaganong-ganong pa. Diba? Parang very jerky yung movements nila. Very fascinating silang panoorin. Very interesting. So, siguro makasaya yung favorite animal. Animal ko sila. I even had a pet ng bata ako. Manok. Kala niya Solano. Si Solano, ang ginawa ko ng pinakaunang strip ko about chickens na lumabas sa Dead Heart Stories. Number 2. It's about my experience about chickens. Up until that time, kinuwento ko lang yung mga yan, sa mga comics ko na lumabas, yung mga Crest Hat, laging merong chickens, chicken story. Kaya gumawa ako ng strip na stupid chicken stories eh. So talagang, ano na talaga yung interest ko
sa manok. Minsan ako nilalakad sa labas, dyan, nakikita ko yung mga manok. Sometimes, lumilipad yung aking ano, imagination. Naisip ko bigla, ano kaya iniisip ng manok pag nakikita ko? At bakit siya praning na praning? Bakit siya naiilang? Or bakit siya tumatakbo? Ano kaya iniisip ng manok? Ano kaya kung may isip pong manok, ano kaya sasabihin niya sa akin? Ano kaya gagawin niya? So doon nag-start yun, yung idea na what if merong consciousness, human consciousness ang chickens. Nung naisip ko yung ano, yung idea na yun, ano ba sa atin, ang dami ng ideas at pumasok sa isip ko na additional ideas. Kung may isip pang manok, siguro magagalit sila. Galit sila sa akin. Kasi for thousands of years, kinakain natin sila at alam nila yun. So syempre magagalit sila. So, kung nakakapagsalita sila, siguro mumurahin nila ako. Yun. So, yung idea ng galit na chicken na nagmumura, ay yun siguro ang yung pinanggalingan ng character na Jake. Na very angry chicken, very vulgar, very... So, yun, doon nag-start yun. Style ng artwork. Actually, I really tried to make the art very simple lang talaga. Kung titignan mo yung first few pages ng first issue, very simple lang talaga yung art, halos line art lang. Pero syempre, if you're drawing a chicken, maraming lines kasi yung chicken eh. Feathers, yung kanyang mga ano sa katawan, maraming ano eh. Parang it demands detail eh. So, as time goes on, nagiging mas detailed ngayon yung aking, ano, yung aking rendition. Ako syempre, kailangan mag-reflect na rin yung background. Lalo na nung umuwi yung isang character sa probinsya, nandiyan na yung mga puno. So, lalo pang naging very detailed. Hindi ko intention siya na gawin ganun. Kasi alam ko medyo magiging mahaba ang ano, Elmer. Medyo long form yung story niya. I didn't want to commit myself to a long form story na very detailed yung artwork kung hindi ako matapos. Pero unfortunately, ganun lang nangyari. Naging very detailed din. A lot of people are telling me very detailed yung artwork. Pero ako naman, tingnan ko, hindi naman ah. Very simple lang. Hindi ko pa nga talaga ginagawang very detailed like yung ginagawa ko sa ibang drawings ko. And yet people say na very detailed na yung drawings. So, ewan ko. Yung Humanis Rex at eventually yung Rizal project, na-afford kong gawing colored kasi may publisher na iba. Lalabas ang pera to do it. Since magazine naman siya, talagang full color na siya by default, why not gawin ko talagang colored yung strip ko for them? Humanis Rex. Sayang naman kasi pwede naman ang kulay. Bakit hindi ko kulayan? So, nag-start na ako talagang gumawa ng mga full color stories dahil nga yung opportunity na doon. Pero if I'm going to publish it myself, mahal, hindi ko kaya. Lahat ng lettering ko, doon ko ginagawa mismo sa original art. Kasi parang gusto ko maging part ng lettering talaga yung ano eh. Gusto ko talagang very embedded talaga yung ano, yung lettering sa artwork. Para talaga makonsider ko talaga yung composition and everything. Malaking tulong sa akin yun eh. I have the lettering doon. Unlike si Humanis Rex, hindi ako nakakapag-isip masyado sa spacing ko. So hindi ako ganoon ka ano, hindi ako ganoon ka satisfied with yung placement ng mga word balloons sa Humanis Rex. Kasi hindi siya fully naka-integrate eh. Hindi ko kasi ma-imagine until andun eh. At least Elmer, alam ko nandun na siya. Alam, I can draw around it. I can compose around it. So, kung titingnan mo yung mga pages ng Elmer, at least para sa akin, medyo masaya ako at how yung layout turned out. Yung mga artwork na gawa ng ibang tao is, naisipan ko na talaga maggawa ng mga ibang, kumuha ng ibang artist for yung back covers na very different from my style. Kasi parang naisip ko yung para sa Reader's Digest. Pero naisip ko na kaya gugawin ko rin yun. Meron ako mga paintings sa likod mo. I'd make believe na yung mga artist na yun, yung mga chickens, kunwari, na mga painters na chickens na galing sa reality ng ano, ni Elmer. As if yung mga paintings na yun were created by chickens from the reality of Elmer. So for the first issue, mayroong chicken na pangalan Solano Cruz. So, yun. Sorry, sir.
siya yung ano, siya yung world-renowned chicken renaissance art or impressionistic painter. Ito yung creation niya. Tapos, yun naman sa second issue, kinuha ko si Sarah. Kasi, nung nagdala siya ng drawing ng ano, ng manok dito, nakita ko yung drawing niya. Nakita ko, parang looks like a very old drawing of a chicken, as if this was drawn thousands of years ago. So, finilter ko siya sa Photoshop, tapos nung pinagagawa ko siya, parang mukhang very old yung drawing. Tapos pinanabas ko, kunwari, this was a drawing na na-uncover lang recently na isang archaeologist. Mga na-archaeologist na pabilang din yung pangalan, para ni Sarah. Yes. Yeah, parang gusto kong pasok yung mga artwork ng mga friends ko, another people. Parang kasi nag-send sa akin ng artwork ng mga manok. Instead of just putting them in a kind of a fan art section, what if integrate ko sila mismo sa artwork? Doon sa mga backgrounds, kunwari, pwede siyang painting sa likod ng sa background, pwede siyang poster, pwede siyang cover ng book, cover ng magazine. So, it leaves yung subject matter very open. Kahit anong drawing ng chicken, you don't have to ask me, ano bang kailangan ko i-drawing ko? You don't have to ask me, basta mag-drawing ka na ng manok, kahit anong gawin mo, it would fit. Kasi, parang pwede ko naman ilagay yan kahit saan eh. So, yung mga friends ko na nag-send sa akin ng artwork, pati yung mga naging fans ng Elmer, nag-send ng artwork, isa-try ko integrate doon sa likod para at least naging part sila ng ano, ng comics. Johnny Balbora nag-start yun, nung lumapit sa akin ng Mango Comics para mag-comic sa buwahan. Wala akong maiisip na character. Until naisip ko, ano kaya ako gawin kong character si, ano, si Johnny, ang aking friend sa komikero, si Johnny Danganan. Gawin ko siyang character sa comics ko. Kukunin ko yung itsura niya. Pero yung character niya would be ako. Medyo exaggerated ng konti. Tapos, gagawin ko talagang sobrang ridiculous yung character. Sobrang over the top. Basta lahat ng pwede nangyari mo niya sa kanya. Medyo childish, medyo immature, medyo know-it-all. Sometimes samamatay siya, pero the next trip, okay, mulit siya. Kasi yung kanyang mga pinagagawa, sometimes leads to people beating him up, killing him, ganyan. Pero, sa next issue, okay na ulit siya. Umbisa ulit siya. Pero si Johnny, kasi character talaga siya sa Comiguero. He's one of those members ng Comiguero talaga ngayon. Kapag nandiyan siya sa meeting, makakasigurado ka na, ano, may entertain ka. Kasi talagang very real siya. Nag-entertainment kasama. Kaya nung umalis siya for Davao. Medyo nalungkot kami. Medyo na-miss namin. Ako, na-miss ko. Kaya ginawa ko ng ano. Siguro part 2 yung reactive siya ng character. Yung Comiquero Artist Group, actually talaga nakaisip niya. I think si Jack Tinglin nakaisip talaga. Na si Jack kasi taga San Pablo. Sometimes nag-uusap kami sa phone. Naisip, mayroong artist ng San Pablo at Laguna magkita-kita yan for something, whatever. Sharing ng artwork. Mayroong time na yun, kilala ko na si Jonas. Actually, si Jonas Diego pa lang kilala ko na yung time na yun. Hindi ko matandaan yun exactly kung sino na yung mga ano. Pero, independent dun sa sinabi ni Jack, nagkita-kita kami ni Jonas, ni Joff, tsaka ni Rick sa Jollibee. So parang natuloy yung aking isip na talagang magtawag na ng meeting of Laguna artists. Simply for the purpose of sharing artwork, kanyan, kukwentuhan, just to get to meet the artist sa lugar na to.
Maybe we could learn something from each other, we could teach each other something. Parang bahala na kung ano mangyari. Kasi maganda rin yung nakikita-kita pa bisan-bisan ng mga artist eh. Para lang magkaroon ng konting camaraderie. Kung may kayo artist group talaga siya at first. Ang nangyari doon is, ano, in-adapt ng grupo na yung name na Comiquero. Kasi, ginamit ko yung term na Comiquero to buy a domain name. So, naging Comiquero.com yung site ko. I am using the word Comiquero a lot. So, para na-attach sa akin yung word, tapos pati yung grupo, naging Comiquero na rin. Mga 10 years ago, talagang walang publishers na. Pero ngayon, unti-unti na nagkakaroon. Meron ng Mango, meron ng Nautilus, meron na yung Rising Star, iba't ibang company, pero lahat yung maliliit pa. At hindi lahat ma-accommodate lahat ng mga artists. So, kung mag-self-publish ka, it's a way of getting your comics out there. It's an option. It seems na madaling mag-grasp ng mga younger generation. Unlike nung araw, parang wala sa konsepto ng mga artist, writers nung araw na mag-self-publish. Para sa kanila, the only way na nalabas ang comics mo is if you approach a publisher. Dito lang sa generation natin, pumasok yung idea na yun that hindi mo kailangan ng established publisher para mailabas ang comics mo. Pwede ka mag-photocopy ng sarili mong comics, benta mo, self-publisher ka na, in a way. So, para sa akin, lahat ng gumagawa ng sarili ng comics is commendable. Nung unang lumabas yung Wasted, meron akong laro-larong company, yung Deranged Comics. It's a company that existed lang, sa isip ko lang, at sa comics. Wala talagang ganun company. Ginawa ko lang yun para mayroong mailagay akong company doon sa cover na mukhang, uy, may company. Pero actually, wala talaga. Parang nagbabayabahayan, gano'n. Nalaro ka lang. Pero as I got older, as I got more serious doon sa aking pagka-comics, dumating yung opportunity na gawin yung Elmer. Ginawa ko yung Elmer with the intention na photocopied comics din siya eh. Pero nung ginagawa ko siya, naisip ko, teka, ako 39, 38 years old na ako, tapos photocopied comics pa rin ang gagawin ko. Parang, I think it's time na to be really serious about it. Establish a real publishing company. Have the comic book printed talaga sa printing press. At talagang aggressively i-push ko siya sa mga tindahan. It's a way of growing up din eh sa aking career as a comic book creator. I can't stay forever sa underground scene, kumbaga. Kaya lang talaga ako ng lakas loob gawin yon. Kasi parang hindi ko siya ma-recommend to everybody kasi you really have to find out first if you can do it. Not everybody can do it eh. Subukan mo muna mag-self-publish on your own through Mini Comics just to see kung if you can pull off something that people will like. Kasi kung mag-self-publish ka lang ng basta-basta, tapos hindi ka pala magaling, hindi magaling yung kwento mo, hindi magaling yung drawing mo, hindi wala rin bibili ng gawa mo, magsayang ka lang ng pera eh. You really have to find out if you have the talent for it. If your work will be patronized by people, if people will like it. And medyo after many years of doing it the photocopy way and of publishing my stories with other people, medyo nag-gets ko na yung idea na people actually like some people like yung work na ginagawa ko enough for me to risk money to publish my own comic book. So, huwag ka muna tatalog agad sa yung publisher, talaga mag-establish ko talaga ng digital debate. Kumbaya, huwag ka muna gumawa ng big leap. No, huwag muna. Talagang subukan mo muna sa umpisa kung magugustuhan mo. Kasi, medyo mahirap mag-establish ang sarili mong publishing company. Unang-una, marami kang red tape na daanan eh at marami kang babayaran mga fees. And you have to maintain it. Kailangan kumikita siya all the time. Hindi, yung mga concerns mo with regards to the taxes and everything. You really have to make sure na ito talaga ang gusto mong gawin. Maganda na lang sa comics. Ang maganda sa comics ay you can
meron kang way of trying the market out cheaply, mismo niya sa photocopy. So ganoon muna ang gagawin mo. Kasi maraming gumagawa ng mini comics ngayon na on their own. Hindi lahat yun maganda, hindi lahat yun well written, hindi lahat well drawn. Those people who write good stories and draw very well eventually find themselves really printing their artwork eventually sa medyo mas wider na market. So it's a way of finding out who's really good, who's not. So dun, subukan nyo muna yung ganun. So sa dinami-dami ng ano nang hayop na pwede mong gawing comics, bakit manok? Kasi ang manok ang pinakamatalino sa lahat ng mga hayop sa lupa. Ako'y nakarating sa ganyang conclusion dahil unang-una, sila yung set ng dinosaur. At alam natin, ang dinosaur ang hari ng lupa sa atin 65 million years ago. Pero actually, ang size ng utak ng T-Rex ay kasing laki ng apat na kilong Manok? Anong tool yung gamit mo, Jenny? Anong pen yun? Pen 1S! Pen 1S! Napanood mo na yung ano? Chicken Little? What? What did you ask me? I don't think I've seen Chicken Little. I've been intentionally avoiding watching anything that has anything to do with chicken so that I won't be affected in my mind. You mean like Chicken Run? I haven't watched Chicken Run. It's a good movie. Yeah, not like animation. It's like Elmer. You have a stupid camera, Jerry. Who said that? What did you say about my camera? What? Speechless. Are you speechless? Jerry, mas mura na ngayon Canon. It's so cheap nowadays. Don't you want one? Don't you miss? I will buy a Canon and I will fire a cannonball into your face. Oh, kasi ano eh, gusto mo plot nung ano, nung Chicken Run? Grab. Hindi mo na ituloy number 3. Hindi. Meron ako sa next question! Okay. Ito hindi mo nasagot kanina eh. Yung architecture ng ano, ng mga bahay ng mga manok doon sa Elmer. Explain mo nga sa akin yun. Kung paano sila... Mountain Dew, it's local for you. It's yellow like this.